Sa. Para sa iba pang mga impormasyon, pumunta lamang sa www.resiliencecouncil.ph. Okay, dito naman sa may mga mapepera. Ang dami, oh. Hindi nyo malangang sa inyo dadali ng inyong mga pera. Pag, paano nyo palalaguin? Kasama ka ba? Investor ka rin? Ano dito? Paano nyo palalaguin ang inyong mga pera? Ganito pong inyong gagawin, ha? Magpunta ho kayo sa bangko. O, makinig yung ating mga bisita. Magpunta kayo sa bangko. Mag-invest po tayo. Magtanong kayo doon. Kung paano? Marami pong mga investment options na may i-offer ang mga taga-bangko. At kung may mga hindi kayo maintindihan, pwede naman magtanong. Huwag pong mahihiya. Alamin mabuti ang mga detalye bago pumirma at bago po magbigay o magbitaw ng pera. Sa bangko at sa mga eksperto po tayo magpunta basta sa usaping pinansyal, hindi po sa mga manloloko. Kaya ito, interesado ako. Kaya tulad na lamang ng sinapit po ng ating mga sita ngayong araw ito. O, marami po sila pero mas marami pa sana, no? Opo. Kung nakarating po, alam mo, diba? Ang galing, sino nag-ayos sa inyo? Parang ano ba? Para kayong Christmas tree. Hindi, ang galing, oh. Nakita mo yung pagkakaayos. Parang sa bowling partner, yo. Hindi, bira naman ang matawa ko lang kayo. Matawa-tawa ho sila, pero problemado ho ang problemado. Aking mga bisita ngayon. Oh. Dahil bibiktima daw sila ng isang scam. Scam? Investment scam o payayamanin daw sila. Hindi naman kama. Mabulaklak na salita, matatamis na dila. Bago lang, partner? Bago lang, ano? Sige, sa kanila na magmula ang kwento kung paano sila nabiktima. Mga gold investors, investment, ang tawag mo, gold. Ay, gintuan ito. Kaya naengganyo, ginto eh. Ginto. Kaya na natanso. Okay, ano nangyari po? Sige, magandang umaga sa inyo. Good morning. Walang mga pangalan dito, pero ano na lang, sino ba ang tagapagsalita ng grupo? Si ate, anong pangalan mo ate? Clarissa po. Si Clarissa. Clarissa, lapit ka sa mic mo. Si Yeng. Riza po. Riza at iba pa. Ayan, marami ho sila. Sige, paano ba ang strategy? Ano man ang style nitong good investors na ito? Kasi po, nung una po, inalok po kami na mag-invest ng 5K as trial. 5,000. Tapos within 2 weeks po, yung 5K tutubo ng 1.2 grams of gold. Gunto? Ginto talaga kaya pala gold. Ay, hindi pera. Ginto po. As in real gold, 18K Saudi gold. 5,000, tapos tutubo ng 1.2 grams of gold. Every 2 weeks. Kano ba kalaki yung 1.2 grams? Ganito po. Parang ikaw? Ito po, 1.2 grams. Wow. Okay. Kada dalawang linggo? Opo. Bali, in a month po, dalawang beses kayo makakakuha ng 1.2 grams. Total of 2.4. Mabigat na yon. Sa 5,000. Within mabigat naman po, mababawi nyo agad yung 5K nyo dun sa dalawang ginto na yun. Kasi ang isang 1.2 po, nabibili siya ng 3K, nasasangla ng 2.4. Okay. Partner, allow me. We are getting too far ahead. Sige. Paano nyo nakilala? Yun. Yung, paano nyo nakilala? Paano natisod itong negosyong ito? Nalala ko po, actually, kilala ko po siya almost 2 years na. Sino ba ito? Jocelyn Tony? Torrenueva. Okay. Kasi reseller niya po ako ng ginto noon. Ah. Nagbebenta po talaga siya online. Tapos ako po, nag-reseller po ako sa kanya. Na-order ko sa kanya, tapos... Anong klaseng ginto, ma'am? Alahas or yung ginto na... Alahas pa. Yung roba. Jewelry. Jewelry gawa na. Okay. So, ma'am, since kaibigan mo siya, tama pala ikaw yung spokesperson eh. Paano na nagsimula itong gold na yung itong sistema niya? Actually po, bale, inalok lang po niya ako. Ibang grupo po ako eh, solo. Kung sa ano po, dun sa lugar namin, ako lang yung solo. Okay. Tapos sila po lahat yung magkakasama na maraming leaders sa isang lugar lang. Dasma po sila. Cavite. Okay. So you mean to tell me, matagal na tumatakbo ito? Since January po. Bago lang. Okay. Paano ka, kayo naman, paano kayo nainggan yung mag-invest dyan? Kasi ako, hindi mo ako mapapag-invest dyan. Ako rin. Oo, paano, ano ang naging mga pang-akit sa inyo? Yung nga po, sir, yung gold. Ginto talaga. Alam naman po natin ang Pinoy. Pinakitaan ka ng ginto ba? Paano ba yun? Hindi po, actually, nakilala ko din po siya, online seller. Oo. Umorder din po ako sa kanya ng gold. At? Okay, na-deliver naman. Opo, na-deliver na po. Nakatatlong transaction ako sa kanya. Titinda ng alahas pala po. Opo, online seller. Tapos pinasuri mo, totoo. Totoo naman po. Okay. Saan ang galing ang ginto niya?
Binibili din po niya. Hmm. Pero magulo yung sistema eh. Oo. Oh. Kasi kikita ng yung 5,000, 1.2 grams. Actually, sir, sa mga katulad po namin, mahirap talaga bitawan yung trial na 5K. Mm-hmm. Kasi syempre, hindi naman po kami mayayaman. Mm-hmm. Pero sa kagustuhan din po namin na kumita, trinay po namin yung 5K. And within a month po, nabawi namin yung pera dun sa ginto na yun. Mm-hmm. So, para po sa amin totoo. Kasi nyo? Kung scam po, kasi talagang walang makukuha eh. Ah. Kaya lang, may nakukuha po kami na back ng money namin. Mm-hmm. Kaya po, lumaki ng lumaki. Actually, yung mga una pong investors, nabawi nila yung pera nila. Ma'am, yung tarap na kita ngayon pa lang ha, huwag ka mag-ahit sa akin, I have to be honest with you. Well, what you're saying right now is yung, yan yung typical na pyramid scam. Kung may kita ka, kasi marami kayo investor. Plain and simple. Apo. Ngayon, kapag nawala ng investor, that's the time na babaksa kayo kasi nga, wala nang papasok na panibagong pondo. Mm-hmm. Okay? Oh, you know. Ganun nga po yung nangyari. Oo. Okay, so, yung sasabi mong ano, 1.2 grams na gold, medyo, that's too hard to believe on my part. Unless, sabihin mo sa akin, yung si Josie? Jocelyn. Jocelyn. Eh, merong minahan ng ginto yan. Pwede ko pang... Oo, marami siya nakatagong ginto para sa mga investors niya. Nag-iisip ko ako, eh, paano pinapaikot yung pera? Paano kikita? Parang iisip ko, parang binili mo lang din sa kanya eh. You want to be honest? 5,000? May idea na ako kung paano yung negosyo? Alright. Ang kanyang produkto, ginto. Ginto. Pati reality, yung kumikita siya, doon lang sa mga investors. Yes. Walang kinalaman yung 1.2 grams. So, kasi kung yun ang ininvest nyo, dapat ang ibabayad sa inyo, ganun din. Mm. So why should you be paid with money when you invested your money in gold? So dapat ginto rin. Yung trial na yun, 5,000. Pero yung iba, magkano ininvest? Di bali po na-prove po nila sa sarili namin na nababawi talaga yung pera. Madami pong nagpasok na yung pera. Malaki na. Umabot na po ng million yung iba. Wow! Jesus. Marami na yung ganyo. Marami po na yung ganyo. Pero ang balik nga nung ginto rin. Tapos para maging pera si ginto, bebenta mo o isasanlaro. Yung sinasabi yung nakakabawi kayo. Hindi siya naubusan ng ginto? Eh, yun nga po, meron po kasi sa kasi nga partner, the gold is just the product to entice them. In reality, yung partner, pera nila yun, yung pera umiikot galing din sa kanila. Gaano na kalawak yan, investment na yan? Gaano na kayo karami? Sa kanila po, malawak kasi isang lugar lang sila. Cavite. Okay, para sa kalaman naman na ikinig sa amin, can you, if you don't mind me asking, mga magkano, ba't sa inyo, magkano na invest yung pera? Ikaw, ate. Magkano sa'yo? Ikaw. Kasama po yung mga investors ko. Almost half million po. Wow. Half million. Ikaw, ate. Okay. Nakared. Ikaw tayo. Ikaw. Ano po? 170. Wow. 170,000. 225. 225. Kuya. 225. Wow. 30K lang. 30K. Oh. Si ate, naka-cellphone. Ikaw, maganda sa'yo. Nakasama namin. Ah, wala. Ikaw, ate. Naka-pink. 1.3. Wow. 1.3? Ikaw, ate. 1.5 po. Opa! Wow! Ang pera! Saan kami mo pera nyo? Ano po may tao investors din? Ah, investors mo kayo. Nanganap pa kayo na ibang mag-i-invest. Hindi naman po nanganap. Sila po yung lumapit. Kusang tumalik. Kusang sila tumalik. Ang dami nyo na pala rin talaga. Madami po. Meron pa pong ibang grupo. Siya lang ba mag-isa to? Opo. May office ba to? Mayroon ano? Ako. Ha? Paano yung siya kinakausap ni Meet? Paano kayo nagkikita? Nagkikita po. Okay, alam mo, ang dami kong tanong sa inyo. Kayo mag-ahit sa akin, I have to be blunt. Because kung talaga, lumapit kayo eh. Nag-invest kayo sa isang negosyo na medyo sa akin, malabo. Okay? Number two, walang opisina. So, walang opisina, so it follows, walang ano, walang permit yan. Walang SEC, walang DTI, walang mayor's permit whatsoever. Pero po, sir, pero ano? DTI po. Anong nakalagay? Anong nakalagay sa DTI niya? Jewelry. Pero partner, ganyan yung sa kape. Kaya pinasara yung kape kasi nga iba yung registration nila sa SEC. Iba yung ginagawa nila. So that means illegal pa rin yun, ma'am. Okay? Huwag kayo mag-at sa akin. I know, masakit sa inyo. Alam ko. Kaya lang eh, syempre naiinis ako na parang paano kakanoon ko yung mga tao na yan. Kawawa naman kayo eh. Pero may mga naibalik naman kayo. Sa totoo lang po, bago po siya mawala, nagpo-pull out po siya ng pera.
talaga pong pinipilit niya kahit paunti-unti mabalik yung pera. Okay. Bago po siya mag-deactivated ng account, bago po siya hindi na magparamdam. Kaya lang po sinira po talaga siya sa FBA, kaya hindi na umikot yung business. Kaya nagsimula yung sinasabi mong nawala na siya unti-unti? July 10 nawala na siya. Dahil? May mga sinira na po siya sa social media. Dahil nga hindi na siya nakakapag... Nakakapag-release pa siya mga paunti-unti. Pinipilit niya po. Paninda niya, yun ang ipinapalit niya. Asan na, nasaan na yung babae? Di kotse na siya ngayon. May kotse kanya ba? Asan na? Kanya ba? Nako, ito po may picture siya. Ang tunay mong pangalan na talaga. Can I see part of it? Jocelyn Tonevue. Torrenueva. Torrenueva. Diyan po sa name na po yan kami nagde-deposit ng pera. Uy! Ang ganda ng kotse. Ah, nako, taga Rizal pa man din ito. No? Taga-boso-boso daw. Bagong-bago, Honda City. Bago po niya yung binilin. Sino naman to? Boyfriend niya? Opo. Yan yung pinasama niya. Siya lang mag-isa lang naman yung obra niya. Wala siyang tauhan. Sila pong dalawang mag-isa. Matalino ano. Magaling. Alam mo itong mga to pag nahuli to. You know what they will tell the media when they're asked kung ano? They will tell you it's the lure of money. Pera lang. Na parang, bak, alam mo, bakal niyang ginagawa mo. Alam, makukulukan sa business kasi tatukso kami sa pera. Maniwala kayo sa akin. Magkano yung pinakamalaking na-invest na dyan? Yun nga po, 1.5. 1.5, 1.2. May ibang leader pa po, 1.2. Oo. Okay, paano ba ibabalik sa inyo yan? Nasaan na siya ngayon sa pagkakaalam ninyo? Wala po kami balita. May kaso na ba to? Wala pa nga po. Wala nang communication, wala nang tawag, text, wala na rin? Bali, family lang po yung nakausap namin. Ano? Tangin niyo siya doon sa buso-buso? Opo. Anong sabi? Anong sabi ng pamilya? Hindi din daw po nila alam kung nasaan. Pero alam ba nila na may gantong negosyo yan? Okay. Na lang din po nila nalaman kasi may mga dumating daw pong demand letter sa kanila. Hindi nila alam. Sabi mo, Kusip din naman na hindi nila alam. Sigurado nakikinabang sila. Ngayon lang hugas kamay sila kasi natatakot sila na baka kasama sila sa makakasuhan. Kaya nga yung mga gantong klase ng scam, in-report na agad natin sa NBI para magawa ng paimbestigan at masampahan ng kaso. Yung tao na yan. Sige, pakinggan natin. May nakausap tayo sa NBI anti-fraud. Pakinggan natin yung sinabi ng isang agent dyan o ni attorney kung ano ang gagawin sa mga manluloko. Ang dami na kasi napakulo. Ang dahil nakasuhan. Diba? O sige. Hindi na nabalik yung mga pera. Wala na. Nakakahina yan. Sorry ah. Wala na. Kahit na mahuli nyo. Saan niya kukunin yung isusuli niya sa inyo? Kasi yung binabake sa inyo, pera nyo rin yun. Yung unti-unti niya. Ito sige, na. Ito, pakinggan natin. Sige, sige. Ayun, punta daw sa inihimok niya na magpunta sa kanilang tanggapan yes, sa NBI yes, TAF anti-fraud lahat ng mga biktima. To formalize. Oo, large, siguro. Ano yan? Large scale staff ah. Libo-libo rin na siguro kayo. No? Yes, dami nyo siguro. Hindi na rin kilala yung iba dyan. Kilala po namin. Kilala. Bung Dasma po kasi sumabo. Ah! Bung Dasma po. O, pwede kayong manawagan ngayon sa kanilang lahat na mag-ipon-ipon kayo sama-sama para makapag-file ka pong complaint. Sige, tamanawagan kayo. Ika na. Sige, mag-ganap. Sige, pati na rin, panawagan na rin yung babae na yan kung nasaan siya, lumutang siya. Oo, si Jocelyn. Jocelyn Torrenueva. Torrenueva. Nako, madam. Whether you like it or not, unless lalabas ka ng Pilipinas, mahuhuli ka rin. Kung sino man po nakakilala kay Jocelyn Torrenueva, o may alam na saan siya, kakusapin niyo po siya o nakikinig ka, lumutang ka, lumantag ka, makipag-ugnayan ka sa isang humo kay Tulfo para hindi na lumaki, no? Ang gusto lang naman itong mga ito ay maibalik yung kanilang mga investments. But honestly, hindi mababalik sa inyo. Tawag ka sa amin, Jocelyn, sa 0998-792-6304 or makipag-ugnayan ka sa Facebook account ng isang humo kay Tulfo at subukan ayusin natin, no? Sa pagitan mga estimate niyo mga magkano ang tingin niyo nakuha sa inyo lahat mga aabot ba ng kalahating billion? Mga 100 million 10 million lang. 10-15 million. Eh wala bang property to yung bahay? Hanapin na lang natin. Yung nga po sir yung inaano namin. Ang alam po namin kasi meron siyang yung kotse niya tsaka motor nandun sa family nung lalaki na kinakasama niya. Ito, itong kotse na to. Opo. Pero kung gano'n na kalaki yung pera, tapos gano'n na po dar, baka meron pa Honda City.
Magkano mo lang maibibenta to? Oo. Oh. Pareha lang makukuha nyo. Yung motor, mga magkano yung, uy. Eh, picture pa pala rito eh. Sa dami ko pala picture nito. Sige, ate, manawagan kayo. Sige, ikaw. Panawagan mo si Jocelyn kung ano na makapagunayan sa inyo. Sige, sabihin mo lang. Jocelyn! Jocelyn Torrenueva, kung nasan ka man ngayon, sana kilala mo naman kami. Wala naman kami pinakitang masama sa'yo. Sana lumabas ka na lang. Harapin mo na lang kami. Kasi willing naman kami makipagkasundo sa'yo. Balik mo na lang yung mga pera ng tao namin. Kasi kami yung inaano ng mga investor. Kami yung ginigipit. Dahil sa amin nga binigay ang pera, tapos ibinigay naman namin sa'yo. Parehas, talagang kakasuhan natin siya, di ba? Yun na lang kung pakiusap ko, Jocelyn Torrenueva. As soon as possible, magpakita ka na lang sa amin. Alam naman yan sa kayo makukunta. Opo, alam mo naman kung nasan kami, di ba? Oh, ilang araw nang nagtataguyan? When was the last time you saw her? July 9 po. Ang tagal na pala. Wala na. Sige, doon po sa iba pa. Alam naman siguro ng mga ibang kasama nyo. Kasuhan nyo. Kasuhan nyo. Oo, schedule. Para kahit natumagbo sa ibang bansa, basta meron tayong extradition treaty, pababalik dito yan. Malaga mahuli. Yung nga din po. Ayan na po. Right, ako, sige. Pero diretsahan tayo. Pero umaasa pa rin kayo na kahit paano mababalik yung pera. Kahit buhulog-hulog. Asa na yung mga ginto nyo? Yan yun? Wala na po. Binigay na namin sa investor. Kahit buhulog-hulog sana. Kasi kami po yung kinukuhaan ng investors eh. Sa amin po binabawi yung pera. Eh, hindi naman po namin nakawa. Chain lang yun. Ay, mama. Ito ha. Babala po sa inyo sa kasama na ikinig sa amin ha. For example, kayo. Lumalabas kayo yung parang upline direct contact. Well, you can be sued. Makakasuhan pwede kayo diyan. Pwede kayong makasuhan. It's a good thing you are cooperating. It's a good thing nandito kayo. Kasi yung mga investors nyo, sabihin, hindi ko naman kilala yan, ikaw ang kilala namin. Correct. Ikaw ang kakasuhan. Kayo yung so, pinagkatiwalaan. Tama lang na lumapit kayo, so magtitistigo kayo na laban dito kay Jocelyn. Para wala kayong sabi. Yes. Possible ayan. Po ba yun kahit hindi namin nahawakan directly yung pera at doon oh, hindi. Kasi kayo, ikaw ay nag-recruit eh. Okay. Ikaw ang tuturo eh. Ikaw, hindi ko kilala. Hindi na-convince mo lang. Ikaw ang tuturo. Ay, nako, kaya nga sabi ko doon sa Sabadalas ko. Sinasabi, huwag mahihiyak magtanong sa banko. Doon maghanap ng investment. Yung 5,000 ninyo, eh kung sa tamang investment nyo lang yan nadala, maliit man yung kita, eh tunay, sure naman na nandiyan pa rin 5,000. Ayun, okay. Sige, salamat ha. Sa salamat po. Sa programa. At gawa natin ang paraan ng mas. Kami bahala. We'll make sure. Okay. Sige, nako. Okay. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin ngayong araw na